How shall we describe the past weeks that we have been through as priests? I have a word, absence. The people are absent in the church and we are quite distant from them. Look at the church. The church is empty. The people are not here. Look at the streets. There are no vehicles. The people are not in the streets. Look at our schools. Our children are not in school. They are absent in school. The hospitals are overflowing. But absence is very palpable. Wala. Yung tao, malayo sila at napalayo tayo sa kanila. But our experience of celibacy teaches us that absence is not a vacuum. Absence is not a void. Absence is a possibility. The absence that we are going through is not an emptiness that we should avoid. It opens for us many possibilities. Anong possibility? Possibility ng pagpapanibago ng pagkaunawa sa ating pagkapare. Possibility na baka yung mga pinanghahawakan natin ay mali pala, kaya nagkakaganito yung ating buhay. For example, this quarantine, this COVID-19, helps us to understand, my dear brother priests, that we are not just functional. Our ministry is not equated with functionality. Ngayon, wala tayong ginagawa. Kung ang business ng simbahan ay sakramento, we are out of business. Yun ba? Hindi. Sapagkat ang business ng pare ay hindi sakramento. Sapagkat ang gawain ng pare ay hindi lamang magmisa, magbinyag, magpakumpisal, magbless. Ang mga ito ay gawain. But work does not give identity. I am sure you have heard this. The minister is more important than the ministry. The person is more important than the function. Pero kahit tanggap natin ito, hindi talaga ganito ang ating buhay hanggang dumating ang blessing ng COVID-19. Blessing. Kasi ngayon na kukonti ang pwede nating gawin. Ngayon na hindi sunod-sunod ang misa na dapat nating ialay. Ngayon na hindi mapapaos yung boses natin kasi homilies at talks at lectures kaliwat kanan. Anong natira sa atin? Now we understand that the minister is more important than the ministry. That the person is more important than the function. That work, our ministry, does not give us identity. Ngayon, di na natin magawa yung magmisa ng sunod-sunod, mapaos ang boses, matuyuan ang pawis. Ngayon, di na natin magawa ito. Ano nang natira sa atin? Di na ba tayo pare? Hindi! Pari pa rin tayo. Sapagkat ang pagkapari natin ay hindi nakasalalay sa mga gawain ng pari. Ang pagkapari natin ay nasa buod ng katotohanan that we have been configured to Christ, na bago tayo. Kung sa Eucharist, mayroong tinuturo sa atin na transubstantiation, nung tayo ay ordinan, na bago talaga tayo. Hindi lang nabago yung damit. Hindi lang nabago yung pagkilos, nabago ang kaloob-looban natin because we were configured to Christ. The being changed. So itong COVID-19 ay blessing para sa atin. Blessing kasi ngayon naiintindihan natin na ang pagkapari ko ay hindi nakasalalay sa function ko. Na ang pagkapari ko ay nakasalalay sa pagsunod sa pagiging katulad ni Kristo.
Ang ibig sabihin, merong mas importante kaysa sa ecclesiology. We are not just functionaries in the church. Ang mas importante sa ecclesiology ay Christology. Ang ibig sabihin, hindi tayo basta taong simbahan. Tayo ay alagad ni Kristo. At hindi lang talaga alagad ni Kristo, tayo ay si Kristo para sa bayan. At kahit nakahiga na tayo at may sakit, kahit tayo paralitiko na, paring-pari pa rin. At hindi mawawala yung pagkapari natin sapagkat hindi na tayo pwedeng kumilos at gumawa ng mga gawain ng pari. So now, we are being challenged for renewal, to let go of the wrong concept that priesthood is functionality. No, priesthood is being configured to Christ. People are looking for Christ, and when they don't see the face of Christ in us, when they don't see Christ living in us, they will leave the church disappointed. Salamat COVID-19, sapagkat pinamukha ninyo sa amin na kaming mga pari, paring-pari pa rin, kahit walang laman ng simbahan, paring-pari pa rin, kahit walang nagsisimba, paring-pari, sapagkat si Kristo ang nananahan sa aming kalooban. Pangalawa na pwede nating bigyan ng pansin sa renewal during this quarantine, during this COVID-19, ay yung sinasabi na centripetal at saka centrifugal force. Yung centripetal ay paikot papasok, samantalang yung centrifugal ay paikot palabas. Nitong mga nakaraang taon, maaaring sabihin ko, simula nang maging pari ako o pagkatapos ng Vatican II, ay napansin natin na ang simbahan natin ay simbahang papasok. Sabi ni Pope Francis noon, simbahang palagi nakatingin sa kanyang sariling pusod. Tinitingnan kung malinis, tinitingnan kung maganda, tinitingnan kung may bilbil, tinitingnan kung payat, tinitingnan kung may abs, six packs, pero nakatingin sa sariling pusod. That is the centripetal church. But we cannot be a church that is always looking inward. Anong mga symptoms nito? Pagpapaganda ng simbahan, kahit hindi maganda ang katayuan ng kaluluwa ng mga kabataan. Anong nangyayari sa ganito na papunta sa simbahan, the church living for itself? Pero tayo tinawag pro vita mundi, for the life of the world. Centrifugal, ibig sabihin missionary. Hindi pwedeng maintenance church, hindi pwedeng status quo church. Kailangan mayroon tayong missionary spirit. Ngayon, wala tayong magawa sa loob ng simbahan. Ngayon, walang pumapasok para magdasal. Ngayon, walang nagbibigay ng offerings ng pananabangan. Ano na nangyari sa atin? Kung walang missionary zeal ang ating parokya, kung walang centrifugal force ang ating parokya, kung ang palagi na lang tinitingnan natin ang ating sariling pusod, ang ating sariling church building, nakalimutan natin that the church does not exist for itself. The church exists for the life of the world. Ang COVID-19 ay nagpapaalaala sa atin na mayroon tayong dapat gawin para sa mundo. At kung ang simbahan ay maging marumi, ang simbahan ay maging sugatan, ang simbahan ay maduguan dahil sa pagtulong sa pagpapanibago ng lipunan, iyon ang tadhana ng ating simbahan. So, COVID-19 challenges us to renewal. The renewal from being self-centered to being missionary motivated. We should reach out. Pangatlo, huwag niyo igagagalit sa akin. Ang Pilipinas, ang description sa atin ay archipelago. Ibig sabihin, maraming dagat, maraming isla.
pagkatapos ng ordination, pagkatapos tayong magyakapan sa isa't isa at sabihin tayo magkakapatid, pagdating sa parokya, pagdating sa school, pagdating sa ospital, para lang tayong archipelago, ibig sabihin, each man is an island and each priest stands alone. It is. And COVID-19 shakes us up in order to teach us that we are not an archipelago. Yes, the individual lives for society, but society lives for the person. At kung i-apply natin ito sa ating simbahan, the individual lives for the church, but the church lives for the person. Ibig sabihin, mayroong mas mahalaga doon sa ating ginagawa, mas mahalaga kaysa sa ating kapangyarihan. At ano yon? Na tayo ay tao, we are persons, and we need one another. Kanya-kanya. Alam na natin yon. Ayaw nating masabing kanya-kanya ang buhay natin. Subalit talaga bang para sa iba, para sa kapwa, ang ating buhay? Ang COVID-19 ay niyayanig yung ating pagsasarili. Ngayon alam natin, we cannot live in isolation. Salamat sa absence ng mga tao. Meron silang bagong itinuturo sa atin. The absence of the people is not a vacuum, it is a void, it is not a void. It is a possibility. It is a possibility for renewal. It is a possibility to understand again that the priesthood is not about functions. The priesthood is about Christ in my life. The parish is not for itself. The parish is for the world. And the priest is not an island. The priest must work in communio, in pananabangan. Thank you, COVID-19, for the absence you have caused. Because this absence has become a great possibility for us to renew the priesthood, to renew ourselves, and to renew the church.